Oo. So, ano bang possible Wala na... naman silang So, sinasabi. abangan Wala naman natin. silang pinag-usapan. Oh, Sige. diretso na. Diretso natin yan. Diretso natin yan. Okay. So, ayun nga na sa mga bagong pasok, sa mga bagong ng stream natin, ito yung ating first game or first series pa lang. So, after this, may mga susunod pa tayong laban. So, Oh, huwag kayong may aalis. kamote tande May mamaya. kamote tandem pa. So, pinaka inaabangan na paboritong Ang casters na pagbabalik to. ng Kamote Tandem Yes! sa International Casting. Eto Mga na. kaibigan, eto na. Abangan nyo mamaya pagkatapos ng game na to. Kung sakali mo makaka-2-0 ang TCN dito, Kamote Tandem maganda makikita nyo. So, keep Grabe on naman sharing. Keep yun, the fire yes. burning, mga kaibigan, dito sa ating game number one ng Mitel International. So, first three picks for the both teams. Okay din, pero Impunity Cage, natuto na sila dun sa pagkakamali nila nung una, na wala silang crowd control eh. Yes, yun yung naging So, problema. okay So, din to. Okay din tong picking nila. tinapatan ng ano, no? Kinuha na nila yung, sinecure na nila yung Atlas ngayon in the Valir. So, it's a Pero, 1-3-1 setup for the TCN. Samantalang Impunity KH, pwede silang mag 1-2-2, pwede silang mag 1-3-1 din. Pero tingnan natin kung ano yung ipipick ng TCN muna dito for the last pick. Kasi Esmeralda nakalock na eh. So yung badang, is pinag-iisipan niya ba kung ayan nga ba? Or, Balmond! Totoo Alam ba nyo itong nakita? guys, alam nyo guys, Balmond is napakasakit niyan. Maniwala kayo sa akin, napakasakit ng second skill niyan. Kasi yung second skill niyan, dumadami na dyan yung physical damage niya. Panoorin mo na lang mamaya pagka nagsisimula na yung laro. Isa yan kasi, isa yan sa mga ano eh, Hilda, Balmond. Nagbag. Meron pang ano, meron pang at meron pang ano dito, ano yun? Alpha. Meron pang Cyclops, meron pang Veil. Marami kasing binuff na heroes. This nung mga nakaraang patch. So tingnan natin dito kung magiging okay nga ba 'yon. For Impunity Cage nga naman, kumuha sila ng isang Masha for the objectives din and for the damage if ever. So magkakatapatan dito si Ninja and si Nightcare siguro, pero para sa akin magiging maganda tong laban na to. Mas gusto ko para sa akin na magkaroon tayo ng game number 3. Yes. Ako excited ako dito sa ano ah, sa Balmond pick since nasanay ako kasi 'di ba kapag nandito sa Pilipinas, hindi ko siya as in talagang nakikita pa sa rank game. So ito yung kinagandahan sa mga international tournament din. Ang dami nating pwedeng makuhang information, makuhang tactics sa kanila na or pickings possible. So hindi na ako magtataka if after this game at nakuha ng TCN to, marami akong makitang Balmond ngayon sa ranking. Oo, nako, nako, nako. Tingnan natin dito. So, tingnan natin kung magiging effective sa kanila to, ha. Ito ba, ano na? Ito ba, legit na? Direct? Pakisagot nga muna ako. Legit. Okay na to? Okay na. Okay na to? True. Oh, Okay, sige, okay. okay. Game na tayo. For the game number 2, Team Cyanide Alpha. For the red side, Impunity Cage naman sa ating blue side. Dito tayo sa red side kay Boom. For the Xborg, Rookie Maru. For this Valir, 7KH. For the Atlas, OP naman sa kanyang Harit at Nightcare. For the Masha. I think medyo nagka-anuhan tayo kasi yung Impunity is nandito sa Team Ay, oh, mali, Cyanide mali, Alpha mali, mali, mali. where Oh, Impunity yes. pala yung pinakilala ko. Sorry, 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 sorry. So, Sorry, for the sorry. Team Cyanide naman na Sofu para sa Yusong, Feed or Troll. For the PNK Crazy, for the Farsakh, Ken naman, for the Esmeralda Ninja, for the Balmond. Medyo Pero, nagkabaliktad lang. Nagkabaliktad lang, mga nagkabaliktad, oo, kaibigan. Impunity yung sa red side. Cyanide naman yung sa blue side. So, yan, mga kaibigan. Di ba palitan niya ni Direk? Ganun-ganun lang. Kalma niya lang. Pero maraming salamat sa iyong malupitang mata at nakita mo yung mga pangyayaring yun ng ganung matindi. Yes, pero ayan. Ito yung sinasabi natin. Siguro ito na yung pagbawi ng Impunity. As we can see here, level 3 agad ang ating Harit plus kuha nga naman ng dito Wanderer. Pero papanay nga ba dito yung Team Cyanide? Apat-apatan. Pero ito yung sinasabi natin na hindi pa ganun din. Kaya hindi kung ano yung nangyari siguro ng game 1, ganun din possible. Teka mo naman yung damage ni Ninja dito. So, kung sa inyo, maraming nagugulat dito sa Balmond pick, panoorin na lang natin kung paano nga ba magiging effective yung Balmond for this game number 2. So, kaabang-abang. Kaabang-abang. Ito yung mga metang ano eh, talagang nagugulat yung ibang mga players, and especially
tingnan natin dito. Mukhang kinakagat ng tutang pikit yung isa dito. Samantalang si Ken, inaka-ready na for that one. Harit nga ba ang kanyang makikita at nagkakitaan na mga tropa? Tingnan natin kung mare-reset nga ba yung gold buff. Yes, na-reset pero Zaman Force na ibigay. Medyo dalawang laban yung nakikita natin. Pero tingnan mo, si paring Atat, grabe nga naman yung zoning na pinapakita dito. Pero tingnan natin kung makukuha nga ba niya yung gold buff na kanina niya pang inaantay. Pero syempre, may retribution yan. Makukuha at makukuha niya yung mga bagay-bagay. Pero medyo naging matagal yung laban dun sa bot lane. Samantalang top lane naman natin, Niker, napatay si Yuzong dun sa taas. Grabe ka nga naman dun. Grabe ka nga naman dun. At saka naalala ko lang dito sa Balmond Pit na to. Kung maalala mo lang din, Kuya Erp. Eto yung isa sa tournament sa MPL na ginawa nila na pang-steal ng Lord. Kadalasan, kung mapapakaalala. Binigyan ng half-court. Oo, di ba? Binigyan ng half-court, mga kaibigan. Sampalo nga naman eh. Yun yung naging tulay para mang-steal ng Lord. Way ba? Parang siyang instant retry. Para siyang instant retry. Depende na lang kung medyo masakit na rin naman yung damage sa kaya mong ipapride, di ba? Lalo na pag naka-berserker fury na yan. Pero feeling ko mag-ano siya eh, more on pakunat type siya dito. Eh. Tanky! Pero mag-ibigyan ng damage. Yes, pero yan. O, pansin natin Federer Airstrike nila pag. Pero I think for the zoning lang din naman yon. So, tama kuha lang din naman ni... Tamang kuha for the Little Wanderer. Wala pang ganun nangyayari. So, tamang ambahan lang din. Like sources item, more on item. Tama ka dyan. And eto na nga ata, magsisilbing clash na nga ba itong pagkagat ng aso na to? Tutang pikit, kumakagat lamang dito kay paring Atlas. Pero OP, natalunan na Zaman Force na ilapag. Pero tingnan natin, makakatakas nga ba siya dito? Ninja, disengage muna yung tropa ng Team Saiyan dito kasi nangangalib na sila. Meron pang Feather Airstrike na kayang i-provide. Pero this is the right time nga ba for the both teams na kumuha ng Cryo Turtle o papalampasin nila yung tamang pagkakataon na yun. Pero tingnan mo yung aso, yung tutang pikit, kanina pa yan. Ina, bulo. Ayun yung ano, ayun yung nangbubudol sa kanila eh. Ayun yung nagsisilbing tanke. Kasi kahit mamatay yun, kaya niya magdadasal lang siya ng very light, mabubuhay ulit si Tuta. So, nagiging maganda nga yun for the Team Cyanide. Yes, advantage din sa kanila kasi... Ay, nakinaganta! Nakalmot! Nakalmot! Kay si Rookie, parang nakatakas lang din. Kinalmot si Balir, munti kang pang matamaan, buti na lang talaga. Eh, nagamit niya yung ultimate niya para makatakas nga naman doon. Instant Purify yun for them. Pero Ninja dito, true damage na yung sinasalim niya kay Boom. Medyo negative nga naman niya kung sakasakali man. Pero inikutan, nag-ikot-ikot lang laban dito. 1v1 with the Great One. Tignan natin kung sino nga pang makakapanalo dito. Pero P daw muna tayo for the team ng Impunity KH. Pero napansin ko dito for TC, ano, three purify pala sila. So ang dami pala na makakancel yung clash na pwedeng gawin ng Impunity sa kanya. Even the Atlas pwedeng ma-counter agad nga naman kung sa kanya. Especially yung ano, yung ang kailangan lang naman counterin diyan yung Fatal Links eh. Mhm. Actually so, yung ano ha, yung mangyayari dito kasi yung syempre Esmeralda Harit. Yes. Kontra ng Esmeralda yung Harit, 'di ba? So nandoon pa rin yung damage. Ang gusto lang gawin kasi ng Impunity Cage dito kaya kaniwa nila yung Harit. Para kung sakali mag-co-connect yung Fatal Links niya, that is the right time na makapag-spam, yes. Makapag-chrono-dash dito yung Harit. Pero ang problema, naka-purify yung tatlo. Yun tapos yung, meron pa silang Yuzong na pwedeng mag-engage to a teamfight agad-agad. Tapos pag naging dragon, medyo yung passive niya, medyo masakit rin naman talaga. So, ang mahirap lang for the Team Cyanide, mahirapan silang makalapit kasi may Valir pa rin. Eh. May Valir na pwedeng itulak kasi sa kanila. Pero siguro possible na gawin ito ng Impunity. Parang kailangan may isa sa kanila na mag-sacrifice para mahubos siguro rather yung purify. Hindi pa rin natin alam kung ano yung pwedeng gawin. Impunity. Uy, naku po! Zaman Force na bigay doon. Patay agad yung isa. Mga kaibigan, tingnan natin dito si paring Esmeralda. Tingnan natin kung lalaban niya ba siya dito sa dalawa. Pero tingnan mo naman yung kaya niyang i-provide na damage dito. Eh, medyo negative nga naman. Wala nang buhay yung mga tropa niya. Si Rokimaru nakaabang lang sa bandang gilid. Samantalang si Ninja dito iikot-ikutan. Bibigyan natin ng half-court mamaya. Tingnan natin kung makakapalag nga ba si Boom. Wala nang Firaga armor dito. Wala rin siyang pangkuha. Mga kaibigan, pero mid lane, tingnan natin direct dito. Mukhang may naglalaban si Masha laban dito kay Esmeralda. Pero Esmeralda, nagpo-proc na ng ultimate. May chat, mukhang kukuwanin pa ka Zaman Force na dito mga kaibigan, pero natulak pa rin. Feather Airstrike na ibigay dito, pero tingnan natin 7KH, mukhang mapapatay pa nga sa pagkakataong ito, nakagat ng tutang piket, pero apat dito sa tropa ng Impurity KH, magdi-disengage na lang, wala pa silang sapat na damage para mapatay si 7KH dun. Nakuha na pa sila ng turtle. Grabe nga naman. Kumbaga, napaga rin kasi yung talon ng isang Esmeralda daw gusto niyang ma-steal eh. Hindi pa rin umabot, ika nga, pero as we can see here on the bottom lane, Ninja vs. Boom, nag-disengage na lang din si Ninja doon kasi matatanggalan lang din naman kasi ng armor itong X-Borg. So, passive,
Delicates. Ayun na nga, Purify, naikas na. Pero tingnan mo na si paring OP natin, natirahan ng dalawang beses si Crazy. Nakita niya na may damage na talaga dito yung tropa, pero kailangan nila mag-engage, pero disengage nga pa yung Impunity KH kasi nakita nila yung damage sa kaya yung provide ni OP. Tapos hindi rin makontra agad ni Ken kasi wala pa siya masyadong item. Diba? Medyo mahirap to for the both teams, pero para sa akin, Impunity KH, gigil eh. Gigil for the game number 2. Siyempre, kung baga, gusto naming bumawi. Pero as we can see here on the middle lane, I think gustong kuhanin ng team Cyanide. Pero hindi rin naman din papayag nga naman yung Impunity dun kung sakasakali. Kasi andito si 7KH na nakaabang na agad. Naku po. Pero ayun ang sakit na agad ni Harit. Ang sakit ng Harit. Guys, simple lang kasi yung Harit. Eh. Pag nag-level, ano yan, level 6 o 7 o 8, pwedeng-pwede na yan. Pero last insanity for that one. Nightcare nakapatay din dito sa mid lane. Ninja nag-aabang ng mga bagay-bagay. Si Balmont ay nandito sa gitna. Sinamahan pa ng Fatal Links dito, mga kaibigan. Si Ken lalaban, pero hindi na rin siya makakalapit. Yusong, pinakawalan ng dragon. Tingnan natin dito kung magcha-Chinese New Year ka ba, mga kaibigan. Knock-up yung isa. Pero si OP dito, eh, buhay pa. So, fuhin na habol din si paring rookie. Nakapag-figure out nga naman. Istikin na pa sa may Zaman Force para mamatay ang isang dragon doon sa blue side or dun sa blue buff. Oh my G, grabe talaga yung pinapakita ngayon ng Impunity. Then naging error din sa isang Yusong natin na idiretso niyo pa yun kasi apat yung nakaabang sa kanya. Alam naman natin, kahit anong kunat mo pa rin, hindi pa rin enough yun na lumaban. Pero as we can see here, Impunity sa may top lane objectives ang gustong kuhanin nga naman. Lamang na sila sa ano, no? Lamang na sila sa kills objectives na kabasag sa may top lane. So, yung pagbawi, nakikita na natin. Si Ken, tignan natin siya kasi Ninja kung paano yung magiging taktika nila dito, mga kaibigan. Ha? Pero yun, Fatal Nix, nag-correct na naman dito. Last Insanity para naman sa kanila. Binigyan ng half-court na steal pa nga. Yung third there dito, yun Nightcare. Naman... Lumalaban si mid lane. Ken dito, mukhang running out of life. Patay pa nga rin. Samantalang Nightcare, takbong mayaman. Hinahabol ng apat, mga kaibigan. Pero yun lang yung gusto niyang patayin eh. Si Ken lang, ang mahirap pa dito for the team ng Cyanide, hindi sila makalapit dun sa Harit kasi every single time na papasok si Esmeralda, nandun yung Valir para itulak siya, para hindi makapagbigay ng burst damage. Pero tingnan natin si Rookie Maru, kinagat ng tutang pikit, minagsakan ng galit mula sa langit, mga kaibigan. 7-1 ang ating score, 8 minutes in our game time. Yun yung sinasabi natin din sa Balbon kanina, kaya niya nga mag-steal ng turtle, kaya niya mag-steal ng Lord. So, kahit ganun pa man yung nangyari, hindi pa rin naman nakakalayo yung gold lead ng Team Cyanide at Impunity KH. I think makakahabol at makakahabol pa rin naman. Pero item tag tayo direct na sa kay OP. Oh, Feather of Heaven agad. More on attack speed talaga yung kailangan niyang buhay. Pag-atap, ako sa akin, mag-holy crystal lang to. Pwede na to. Sa Jane na yan para sa kanila. Pero uy, si Rocky Maru, naramdaman yung sakit. Pero Zaman Force na ibigay din dito. Plus the last insanity, Fatal Links, nag-connect. Halos lahat ng ultimate na ibigay. Pero Sofu dito, mukhang papasok. Nakita si Seven, napatay ka na sa pagkakataong ito. Ito naman, ngayon yung Balir. This is the right time para makabawi kami. Double kill para sa kanila. Pero tingnan natin dito si Nightcare nakaantay. Si Crazy yung napili dito. Kinagat ng tutang pikit. Kaibigan, mabibigyan pa nga ba? Tatlo yung laban sa tatlo. 3v3 with the Great One. Pero to, ang nangyayari, Ninja sa bottom lane, eh, kumukuha lang ng objective. Wala siyang pakialam doon sa clash eh, no? Hindi inaasahan yun na, uy, patay pa nga, sir. Grabe naman si OP, talaga namang overpower. Grabe, pinapakita ng Impunity KH dito. Wala silang pakialam sa kung ano nga possible na mangyayari. Basta dire-diretso kami sa pagiging aggressive. Sa amin to, kailangan sa amin to. Yun ang gusto ko. Sniker yun na gani, nagiging susi ng Impunity for this game number 2. Ang sakit. Tapos yun, nakakakuha pa rin siya ng objectives doon sa may top lane. So, dito sa my middle lane, Feather Airstrike nila pag para nga naman ma-taboy yung ating tatlo sa Impunity. Kasi delikado nga naman kung ito yung mababasa. At alam na kasi ni OP yung damage na kaya niya i-provide para sa Team Cyanide. Eh. Mm-hmm. So, ito yung tamang panahon para i-maximize niya. Especially, hindi na kontra nung Esmeralda. 0-3 yung Esmeralda. 0-3 yung Esmeralda. Uy, Fatal Links. Walang tinamaan agad. So, disengage yan kung sakali. So, Cyanide, pwede sila mag-engage sa teamfight kasi wala nang crowd control ngayon yung Impunity. Tapos yung kalamangan ni Emas na pupunta dito kay Nightcare. Ayun, kinagat pa. Si Rocky Maru, nakatakas pa nga. Naku po. Yun na nga. Mga pero pinalimot pa, ayaw tigilan ng TCN yung pagiging aggressive. And I think gusto na nilang simulan itong first song to Warrior natin. Pero I think kailangan muna nila makapatay. Kailangan nila makapatay. Tingnan natin, ha? Kailangan abangan mga natin. Kasi, abangan natin. Ayun nga, Zaman Force nila. Pag tatlong tira lang, apat, make it ay, four. Mega kill para sa kanya. Feed or troll, again, napatay naman dun. Ang isang makulit or si Nightcare, napatay dito.
So, tingnan natin nga kung mabibigyan. Tingnan mo naman yung aso. Siya lang yung, ano, eh. Siya lang yung kumakamada dun sa mid lane, eh. Oh. Naging, kumbaga siya yung naging zoning, pero yun yung nagbukas dito sa Impunity na mabasag yung ating mid lane. So, 10 minutes in Organizer, 4-11 ang score. Pabor na pabor sa Impunity KH. Even sa objectives, lamang ang Impunity dito. Mm-hmm. Na ano, no? Kumbaga, nahihirapan yung isang Esmeralda natin knowing na siya yung ano eh, damage dealer dito. Natutula kasi Fatal Links nag-connect na nga dito, mga kaibigan. Last Insanity naman, ibinigay agad si Ken running out of life. Tingnan natin kung mabubuhay nga ba din. Uy, mukhang nakatakas pa nga siya dun sa pagkakataon na yun. Pero that is the right timing for the Team Impunity na kuwanin yung dapat kuwanin. 7KH dito, eh, mamamatay na rin. Sofu, nakaredy na, mananakap pa nga ba? Hindi naman din. Pero Ninja, maikot-ikot lang nila pagkagad yung half-court. Pero tingnan natin kung sino makakuha. Ito na yung Dragon Lord has been slain by the Harit. Pero makakatakas, disengage muna yung Impunity kasi may agating sila dyan. Uy, natulak! Natulak pa dun! And mukhang mambabakbak pa si Niker dito. Kinagat ng tutang pikit, mga kaibigan. Pero susubukan nga bang palagan ni OP dito? Hindi na nga lang din. Alam nila na may ano, may Sanctuary Lord na kung sakali magkakamali yung Cyanide, it's either tapos na yung laban kung sakaling maubo sila sa clash na yun. Pero hindi napapansin ng Impunity na nakakabasa o nakakakuha ng objectives dito sa may bottom lane, ha? Kumbaga, ang nangyari sa Impunity, mas nag-focus sila sa clash na nangyayari na binibigay nung apat dito ng TCN. Kasi para naging ilabanan nito, 6v5. Uy, ang ganda! Ang ganda ng Fatal Links dito, mga kaibigan. Tingnan natin kung lalaban pa nga rin. Zaman Force na ilapag. Pero hindi! Yung tutang pikit lang pala yung nakuha dito. Medyo nagkamal sila doon ng pang ano, ng pang aggressive dyan. Pero tingnan natin kung ngayon bottom lane eh nagiging ano na, nagiging sumasabay-sabay na ang lahat ng mga bagay-bagay. So si OP wala nang Zaman Force yan. Pwede nilang palagan. Pero more on na muna sila. Kailangan muna nilang kuhanin tong ano, yung nasa quarry na declare. Pero halos lahat nakukuha na sila ng objective. Six turrets na dito yung ang ano. Bilis. Mabilis ang talaga ng, yan. Ang laking bagay ng ginawa ni Niker talaga. Falling Star Moon. Nag-focus siya sa objectives. Tapos on point or on time yung pasok niya sa mga clash. Well, commendable dun kay Niker. Kanina pa sa early game pa lang eh. Miski naman yung game number one, nandun na yung lakalakasan talaga ni Niker. Medyo hindi lang talaga nila na ano na bigyan ng ustisya yung paggamit ng Claude kasi nga na nerf na rin siya. So mahirap nga naman yun para sa kanila. Pero uy, Blazing Duet, Zaman Force Pass, the Fatal Links, inaibigay na. Tingnan natin kung papasok nga ba sila. Binigyan ng half-court dito ni Parin Balmont, pero si OP dito running out of life. Mamamatay na rin si 7KH dito, pero yung bottom lane direct, wala siyang pakialam, pero patay pa rin si Niker dito kay Crazy. Talaga namang mababaliw ka pag tinamaan ka ng ano niyan, ng Feather Airstrike niyan. Apat na beses sasaluhin mo ng ganung kalakas. Eh, medyo masakit nga naman. Item check tayo direct. Farsa, uy, Lightning Crunchon, tapos ano, Necklace of Durance, and Berserker's Fury, tignan nyo yung ano, Balmond. Berserker's Fury, Wings of Apocalypse, tapos Bloodless Axe. Bloodless Axe yan, so sakali man. Tapos 9k pero naman dito. Sa ano, 10.1 Harit. Naman sa ating Harit, tapos yung 9.6 naman para sa isang Hilda. More on objectives lang yung Hilda, yun. Naku, objectives lang talaga siya. So, ayun lang talaga yung kailangan. Ano, sakit na rin yung binuild niya, knowing na may build, may ano siya, Epta. 7-6 rather. Pero ayun, 5-11 in favor pa rin dito sa Impunity. So, nahihirapan lumabas ngayon or if ever itong Cyanide na mauna sa clash. More on ano sila, death ngayon. Antay sa kung anong pwedeng possible na gawin ng Impunity PH. A KH pero, rather. Kasi ang hirap for the ano eh, for the Team Cyanide na ano na magsimula ng team fight kasi tatlo yung skill na pwedeng ibigay ng Impunity na pwedeng maubos yung buhay nila. May Last okay, Insanity, may Fatal Links, may Zaman Force, pwede pang may tulak pa dito si ano si Valir. So maraming chances talaga yung Impunity KH na mabuhay sa every single time na may clash. Kung magi-engage man sila, itutulak lang sila ng Valir eh. Mm-hmm. Diba? So yun, tama naman diyan Kuya Irv. Yun yung isa rin sa nagpapahirap sa Team Science because of the Valir. Kasi kanina lang eh, yung nangyari doon sa may riverside natin, gustong pasukin, kasi konting buhay na lang yun eh, para kay Harit ata yun, na gustong pasukin ni Balmot. Pero nakatakas pa rin, it's because of the Valir.
So, doon nahihirapan, oo, doon nahihirapan ngayon yung Cyanide para pumalag sa Clash na ginagawa. Tapos eto pa yung zoning na ginagawa ni 7th. Nako po, speaking of Fatal Links, nag-correct naman dito Rocky Maru na tulak nga ba? OP lalaban, Zaman Force nila pag agad dito ay napatay. Hindi, walang napatay, pero Zaman Force or the Blazing Duo, ay hindi pala Blazing Duo it yun. Medyo grabe kasi yung nangyayari dito sa mid lane mga kaibigan. Si Sofu lalaban sa lima, tingnan natin kung makakapalag nga ba, pinutulak pa rin. Hindi siya makanormal hit dahil dun sa ano, hindi siya makanormal hit guys, dun sa tulak ng isang balir. Grabe nga grabe naman. Grabe naman yung ginagawa yung nila. Yung last insanity din. Kasi ang kinagandahan dito sa isang mashup, kaya niyang mag-solo lord. So, ginagawa nito ng impunity. Sige, paka-aggressive na tayo. Kung pwede na natin umusig gawin. Grabe yung set! Naman, nabigay na naman doon sa pangalawang pagkakataon. Napakagandang set coming from Atlas. Nakakuha ng Sanctuary Lord plus the turrets dito for the Impunity KH. Ngayon pa lang, makikita mong gigil na sila at gusto nila ng game number 3. Niker doing a great job for this one. Talagang wala na siyang pakialam. Si Sofu dito, talaga namang mabibigyan. Pero Ken, kailangan niyang makakuha ng damage eh. Kaso hindi siya makalapit. Every single time na nalapit siya, nandun yung Valir para itulak siya. Grabe yung ginagawa ngayon ng Impunity KH. Hirap yung Team Cyanide Alpha sa pagiging aggressive. Gaya nga na sinasabi natin kanina pa lang, hirap sila sa 7K zoning. Paano pa pagka sumama itong ano natin? Yung Niker at yung Boom natin. Halos maubos sila dun sa clash yung nangyari ng Blast Insanity ni Boom eh. Tapos knowing na nakakukuha ng objectives tong nakakuha pa si Niker kasi na ano eh, more on objective siya, wala siyang pakialam sa nangyayari. Kung sakaling may mamamatay, edi na yun, tama pagkakataon. Pero tingnan mo naman, ang Last Insanity ni Boom, bibigay, walang tatamaan dito mga kaibigan. Pero more on objectives nga ba, ang tropa ninja dito, ay papasok rin naman si Quinn. Nakita niya si OP, sabi niya tingin laban na lang daw, and the game number 2 ay mapupunta sa Impunity KH. Ang pagbawi na inaantay natin sa Impunity KH, ang galing ng... Welcome in double kay Niker. Since the early game pa lang, kumbaga siya yung pinakamalaking ambag sa nangyari for the whole game. Pero yun mo, wala, gaya nga sinabi ni Kuya Irv kanina, wala akong pakialam kung mamamatay ako basta madederecho ko yung objective. So at the same time, tinower lock niya knowing na nandun pa yung Team Cyanide. Kaklash pa. Wala siyang pakialam sa clash eh. Tore ako, basta ako sa Tore. Ako para sa akin, feeling ko, Atlas wins games. Kung sino hawak ng Atlas, yun yung mananalo. Kasi kanina, game number 1, nasa kabilang team. Ngayon, nandito sa team na to. So,